Ilan lang ang nakakilala sa motorsiklong ito. Marahil pati ikaw ay magtataka ngayon kung ano nga ba ang meron dito. Ang pagkakaroon ng isang malakas na makina at napaka high-tech na katangian. At yan ang alamin natin ngayon, ang motorsiklong ginamit ng ating nagdaang presidente na si Pangulong Duterte. Maaring marami ang napabilib sa motorsiklong ito nung ginamit na ito ni Pangulong Duterte nung mga nakaraan bago siya bumaba sa pwesto. Ang Can-Am Ryker 600 2019 model. At yan ang tatalakayin natin ngayon, ano nga ba ang meron sa motorsiklong ito at magkano nga ba ang kabuang presyo nito. Malalaman natin ngayon yan sa video na ito, pero bago natin ipagpatuloy ito guys, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Can-Am Ryker ay nagmula sa bansang Canada. Ang three-wheeler na motorsiklong ito na may malaking kapasidad ng makina at nagkakahalaga ng $8,500. O kung kukonvert natin sa Philippine peso, ito ay aabot sa mahigit 400,000. Isang fully automatic ang motorsiklong ito at napaka-advantage ng motorsiklong ito para sa marami dahil kahit sino ay pwedeng gumamit nito. Dahil hindi mo na siguro kailangan pang mag-aral bumalanse para matutunan ang motorsiklong ito. Obvious naman ay hindi na talaga natin kailangan pang ibalanse pa o kaya naman ng side stand o center stand. Ang kabuang engine nito ay powered by 600cc na displacement with cooling system na liquid cooled at cylinder inline 2. At para naman sa engine performance nito, ang maximum power nito ay 50 horsepower sa kada 7,300 rpm. Habang ang maximum torque naman nito ay 49.7 Nm sa kada 6,000 revolution per minute. May bore stroke size na 74x69.7 mm at may fuel system na fuel injection type at electronic throttle control. Ang fuel type nito ay premium unleaded at may fuel tank capacity na 5.28 gallons. At very high tech talaga ng motorsiklong ito dahil meron itong dalawang klaseng selectable power mode. Ang una ay ang eco mode at ang pangalawa naman ay ang sport mode. Na kapag naka-eco mode ito ay automatically naka-activate ang kanyang traction control. At very safe ang running condition nito sa kanyang eco mode system. Pero kapag naka-sporty mode na ang motorsiklong ito, mag-ready ka na. Dahil nga sa 600cc ito ay hindi rin basta-basta ang bilis na ipapamalas nito. Pero bukod dyan guys ay napakadali namang imaneobra ng motorsiklong ito. Dahil nga sa three-wheelers ito at puno rin ng safety features. Tulad na lamang ng ABS sensor. May mga ABS sensor na ang bawat gulong nito. Kaya kahit na sino rin guys ang magmaneho nito ay very safe din talaga. Meron na rin itong TCS o traction control system na nabanggit na natin kanina at disability control. Naka digital meter panel gauge na rin ito para mas mabilis nating maiintindihan ang mga notification or any indicators na lumalabas dito. Kaya kung ikaw ay gusto ng pa-chill-chill lang, ay talagang napaka-perfect para sa iyo ng motorsiklong ito. Ang suspensions nito sa front ay naka-double wishbone na may shock absorber na twin tube with coilover. Habang ang rear suspension naman ito ay naka-multi-link with mono swing arm. Na may shock absorber din na may twin tube coilover with preload adjustment. So kung may mga ilalagay kang mabibigat o kaya naman iaangkas, ay pwede mong i-adjust ang rear suspension nito para hindi basta-bastang pumutok o masira ang suspension nito kung kakargahan mo ng mabibigat at patatakbuhin ng mabilis. Alright, at may maximum vehicle load naman ito. Ito ang bigat na pwede mo lamang isakay sa motorsiklong ito na kayang-kayang bumuhat ng hanggang sa 204 kilograms. At meron din itong compartment storage na ang sukat naman ay 1.85 gallons o 7.1 liters. O kasyang-kasya rin naman dito ang kapote at gloves o kaya anumang bagay na pwede mo pang ilagay dito sa kanyang compartment storage. At napakaganda rin ng klase ng upuan nito dahil ito ay waterproof. At sa iba pang features nito guys ay meron na rin itong kasamang anti-theft system na naka-digitally encoded security system. At tanging ang mismong owner lamang ng motorsiklong ito ang makakapagpagana ng sistema nito. Dahil yan sa code na ilalagay sa sistema nito upang mapagana na rin ang buong makina nito. Alright, meron na rin itong kasamang dual USB port charging system sa may glove box nito.
Pwede ka rin mag-charge ng mga gadget mo na lobat na. Alright, at meron na rin itong kasamang hazard light at pati na rin ang auto reverse switch na pwede mong patrasin ang motorsiklong ito na hindi mo na kailangan pang buwaba ng motorsiklo at ipadyak ang paa mo para lang mapaatras ito. So ang iba pang features ng motorsiklong ito ay kasama na rin ang EVD o Electronic Brake Distributor System. Ito ang sistema ng brake na kung saan inusuportahan ang pinakamalakas na pagbibrake sa napakabilis nitong takbo. So nagkakaroon lamang ng Electronic Brake Distributor madalas sa mga four-wheelers na sasakyan at yung mga foot brake ang gamit. So ibig sabihin guys ay meron na rin itong foot braking system na dehydraulic sa 3 wheels nito. Alright, kaya applicable ang electronic brake distributor sa motorsiklong ito. At ang size ng front brake disc nito ay 270mm with Nissin 2-piston floating calipers. Habang ang rear brake naman nito ay may size na 220mm disc with 1-piston floating caliper. Meron na rin itong kasamang parking system o park lock. O sa mga 4 wheels na sasakyan, ito ay makikita sa kanyang handbrake. Alright, kaya kung ito ay maihihinto sa mga paakyat na kalsada, ay napaka-safe na rin naman dahil sa kanyang parking o park lock system na tinatawag. Alright, so sa mga safety features nito ay panalo ka na rin talaga. Sulit na sulit ang mahal ng presyo nito sa dami naman ng safety features nito. Alright, at para naman sa wheel and tires nito, naka-rims ang mugs nito with aluminum front 5-spoke carbon block at may size na 406x114mm. Habang ang rear tires naman nito ay aluminum din with 5-spoke carbon block at may size din na 406x165mm. At may front tire size ito na 145x60R16 habang ang rear tire size naman ito ay 205x45R16. Makakapal at malalaki ang gulong nito kaya sobrang astigin din talaga sa forma ng motorsiklong ito. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, dito natin malalaman kung kaya rin nga ba natin dalhin ang motorsiklong ito na kaya nga ng ating Pangulo na si Duterte. Tayo pa kaya? Alright, para sa kabuang haba nito, ang size nito ay 2,352mm. May kabuang taas ang motorsiklong ito na 1,063mm. May kabuang lapad din naman ito na 1,522mm. At kabuang bigat na 270kg. May ground clearance na 97mm at wheelbase size na 1,709mm. May seating height capacity na 599mm at maximum weight capacity o yung bigat na pwedeng ikarga sa motorsiklong ito na nasa 204kg. Alright, kaya talagang bagay na bagay ito kay Pangulong Duterte. Marami na rin siguro ang napabilib ngayon sa motorsiklong ito sa pagkakaroon nito ng napaka-advantage na specs and features. Sa napakaraming safety features at sa napakalakas na makina ay siguradong mamamangha ka talaga sa motorsiklong ito na Can-Am Ryker 600cc. Alright, hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Bago po tayo magtapos ay nais ko muna pong i-shoutout si Sir Joseph TV. Shoutout po sir at magandang gabi po sa inyo. At ganun din po kay Sir Bros Motorrides. Shoutout din po sa inyo sir. Mabuhay po kayo. Shoutout din po sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik, nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa iba ba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nasa ganun eh masagutan ko rin ang mga naisip pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!